everyone, good morning. Anyway guys, this is Wilma. Welcome to my farm. Today's video guys is about chicken. Ang video ko ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo guys ang aming pinakasikat, pinakapopular na breed ng heritage chicken na aming inaalagaan. So let's go in my coop, chicken coop. So, ito guys, ang aming kulungan ng manok. Ayan, mahaba ito guys. Mahaba yan. At hiniwalay namin yung mga iba't ibang klase. Pero ito guys ay puro lalaki. Puro rooster ito guys. So, ito ay pangbenta ko. For sale this one. Kung sino yung mga gustong magpalahi ng manok, available po dito ang rooster. Alam nyo guys, dito sa aming farm is almost 5 to 6 years na kaming nag-aalaga ng manok. Ang una naming inalagaan guys ay yung saso. Pero hindi, ayaw ko yung saso kasi matapang sila. Lalong-lalo na pag lumaki na sila. Kaya itong manok guys ang pinili namin kasi alam nyo guys, itong manok na ito ay mababait. At napaka-friendly nila guys. Ang manok na ito guys ay dual type, egg type at saka meat type. So, napakagandang alagaan ito guys. Ako lang ang, dito sa aming probinsya, ako lang ang may alaga na ganito. So, madaming tao na nagtatanong kung saan ko kinuha ito. Sabi ko, it's sa malayo pa ako na nag-ano dito. Malayo pa ang pinagkunan ko dito guys doon sa Bulacan. Isa sa aming kaibigan na nag-offer ito. So, pinuntahan ko guys sa Bulacan at pinick up ko ito. Imagine, Bulacan to Isabela. Dito ako sa San Mariano. Nag-travel ako guys ng 24 hours back and forth. So, andito na ako guys sa aking manok. Ito guys yung sinasabi kong pinakapopular na alaga namin na manok. Ito ay light sausage. At yung rooster na yan guys ay coronation sausage. Napakagandang manok yan guys. At yan ang asawa nila. So, alam nyo guys, ang manok na ito ay napakagandang breed. Itong manok na ito guys ay nangingitlog sila ng 280 per year. So, maganda ang ano nila, ang production ng itlog nila. At napaka-friendly nila, guys. Ito ang ganda nito. Halika. Napaka-bait niya, guys. Yan. Napaka-friendly sila. Para silang laruan ba. So, yan guys, ay nag-breed ka almost sa isang taon, guys. Kung minsan, nakapagpapabisa kami ng almost 100 plus na sisiyo. So, marami na ring sisiyo ang aking nabenta dito. Pero sa ngayon guys, ay nag-stop silang nangitlog kasi nag-molting sila guys. Pero pag mag-molting sila, medyo matagal-tagal. At pag nag-start na silang mangitlog, tuloy-tuloy naman yan guys. Ang fertility ng itlog nila guys ay nasa 95%. Fertility ang itlog nila. Napaka-fertile ang itlog nila. 95% ang pinapapisaan namin kasi sa incubator namin pinapapisa guys. Kasi pag mangitlog sila, pag halu-haluin nila yung itlog nila, so hindi mo alam kung sino yung saka hindi maganda pag sila ang magpapisa. Mas maganda sa incubator. So pag ini-incubate ko yan guys within 19 to 21 days yan magpisa yung itlog. So almost 95% ang kanilang ang aking mapapapisa pag nagpapapisa ako guys. Napakaganda guys, it's a very nice chicken this one. Ang balahibo ng manok na ito guys ay napakalambot siya. Para siyang bulak. It's like a cup on the feather.
para siyang bulak na ano. Ang ganda ng feather nila. I-compare ko sa mga ibang kong mga alaga. Nag-aalaga rin kami guys ng Bird Plymouth Rock tsaka Black Australop. Pero medyo nag-ano na sila. So, dito na lang kami pumapokus sa Light Sussex kasi dito guys ay maraming nag-order sa amin ng sisiw nito. Kaso, hindi pa namin maano ngayon. Walang available. So, maybe next month or till November, December may mga available na kami pag mga start na naman silang mangitlog. Kasi nag-molting sila. So, nag-stop muna sila. Tingin ka dun. So that's all for today guys. Thank you for watching and have a nice day. So say bye-bye. Bye-bye. It's very nice. Ang ganda guys, napaka-friendly nila. So if you want my video guys, please subscribe and comment. So if you want because I have available roster, if you want to order just PM me. Kung malapit kayo dito sa aming lugar guys, may nagbebenta ako ng roster. Roster lang ang available. So, bye-bye!